So, nagpakilala pala talaga siya na siya isang pastor. And then, he has the his own definition with regard po, mga kapatid, sa tinatawag nating baptism, no? Tingnan natin, ano nga ba yung pagkakaunawa, no? Talaga, no, na ayon po o according sa Biblia, no? Baptism in the Bible, no? Tingnan natin, ito nga ba ay patungkol sa kanila pong mga beliefs o pananampalataya? Ayan, so, subukan po nating pag-aralan. Hindi na subukan ko talaga, gagawin natin ang pag-aaral natin sa gabing ito para mas lalo po nating maunawaan at hindi po tayo basta na lang maniwala sa mga haka-haka o sa mga maling turo ng ating mga kapatid, no, sa kaibayo po sa pananampalataya. So let us see, mga kapatid, first ay sa mga ginagamit na pamamaraan, no? Kasi ito po, mga kapatid, no, ipakita ko po sa inyo yung video ng vlogger na ito. Actually, sikat na talaga siya, no? Aminado po tayo na this vlogger ay sikat na po dahil marami na ding nagpa-follow sa kanya. And hope talaga na masave pa at mapunta pa sa tamang katotohanan. Dahil many people ay merong belief o paniniwala na they also are correct. Pero tingnan natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, ano nga ba ang pinakatama talaga? Saan nga ba tayo magiging tama dito? So, alam nyo po, no, ito, kilala nyo po yan, si CG David, na palagi pong nag-upload sa kaniyang channel, no, sa kaniyang page. Tapos, may mga pasimpleng tirada po siya sa ating mga Katoliko. Pero, yung pasimpleng tirada po, mga kapatid, ay makikita po natin that is necessary talaga na sagutin po natin. Dahil kung hindi, ay patuloy po itong lalago ang kanyang pang-uuto. Pakinggan mo natin siya, mga kapatid. Ayan. So, may nagtanong, bakit daw ang Catholic pag sumali sa ibang Christian church, no, nire-require nila ito na mapag-baptize ulit? So, actually, mga kapatid, sa belief o paniniwala ng simbahan po, if you are a baptized Catholic, hindi na po kasi mawawala yung pagiging baptized Catholic po natin. Even though lumipat tayo sa ibang sekta ng pananampalataya, so maiiba lang yung ating pong identity, but then, yung sacrament na natanggap, once lang po matatanggap yan. But for them, no, kailangan pang ma-rebaptize. Ano nga ba ang sagot dito o tugon, mga kapatid at mga kaibigan, nitong si nagpakilala pa talaga siyang Pastor Sidya? I hope na nauunawaan niya ang kanyang pinagsasabi dito. Ayan. So sabi niya, mag-e-educate daw po siya kung ano yung tamang bautismo. We'll see and we'll listen kung mag-e-educate nga ba siya o baka naman, ewan ko na lang. Ayon daw, mga kapatid, sa Biblia. Alam niyo po, kagabi pinag-usapan ito namin ni Brother Dwayne Cartujano ang regarding sa palaging claim ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia o ayon sa iyong sinasabi na sa Biblia? Ano ba talaga ang totoo? Ayon sa Biblia o ayon sa opinion mo lang? At wala naman sa konteksto ng Biblia. Eto, bakit ko po nasasabi ito, mga kapatid, mga kaibigan? This is to correct, no? Kasi sabi niya, to educate daw. We'll see, and I would like to emphasize din, mga kapatid, yung tamang education.
within regard to the baptism. Ire-rebaptize talaga para sa kanila. Needed to rebaptize. Ano nga ba yung rason? Yan. So, ano daw, no? Gagamitan daw ng Biblia para hindi daw nagmumukhang umaatake. Well, actually, hindi ka nagmumukhang umaatake, kundi umaatake ka talaga. Hindi nagmumukha, kundi umaatake ka talaga. Kasi, nakapost dyan eh. At nakabalandra talaga yung pangalang Catholic. Ayan. Eh, ano yung intention mo dyan? Anong pinaka-intention mo dyan? Of course, siraan ang simbahan. Hindi ba? Oh. Ayan. So, huhusgahan niya daw kung mali o tama, no? Grabe, no? Ang ginagawang bautismo ng Katoliko according to the Bible. Huhusgahan niya according to the Bible? Really? O baka huhusgahan mo according to your opinion, not according to the Bible? Sige. Uumpisan daw sa salitang what, ano ang baptismo o bautismo? Tingnan nyo mga kapatid, ha? Kung gaano nga ba niya nililiko o iniiba, no, ang ang kahulugan talaga ng tinatawag nating baptism. Ito. Ayan. So, naglagay po siya dyan mga kapatid ng kanyang sariling diksyonaryo. Sarili niya yan. Hindi po yan legit. No? Baptize, baptizo daw. Ibig sabihin, immerse, deep underwater. Putol po mga kapatid at mga kaibigan ang definition niya. Kaya nga, yung reference, difference talaga. No? Definition, nako, may malaking problema po dyan mga kapatid. Oh. Tingnan niyo kung paano niya i-explain po ito yung sinasabi niyang immerse in deep underwater, ha? Ayan, immersion daw o paglubog, deep underwater. Mga kapatid, try to put this in your analogy. Okay, ikaw ay dadaan sa ilog. Ang ilog na yan ay may tubig. Na normally, pag dumaan ka dyan, mababasa talaga ang paa mo. So ano po yung nailubog doon or deep? Paa lang, hindi ulo. It never been mentioned here, no? Sa teaching ng Bible, and even the teaching of our Lord Jesus Christ, na ang binabautismuhan para maging Kristiyano ay kailangang ilubog ang ulo. No? Sa ilog man yan, sa swimming pool, walang mababasa sa Biblia na ganyan. Sabi niya daw, explain niya, according to the Bible, saan ang according to the Bible mo? O sige. Aya, ito po mga kapatid, basahin daw yung Matthew chapter 3 verse 16. Basahin nating mabuti at pakinggan natin mabuti. Ayan. Ayan. Ang pagkaunawa dito mga kapatid, nitong Pastor C.G. David na ito, no? He went up out the water para sa kanya ang ulo na basa. He went up out, ibig sabihin, kahit na yung paa mo lang ang nabasa, you can went up out. No? If you truly know and care about the truth, sana talaga matanggap mo ito. No? Pag-isipan mo mabuti ito, Pastor CJ. Pag-isipan mo mabuti. Pupwede ba na ang isang tao na dumaan sa ilog na nabasa ang kanyang paa ay talagang sasabihin natin na went up out? No? Pwede ba yan o hindi? Pwedeng pwede. Maliba na lang kung ang paa mo, no, kapag doon ka dumaan sa ilog, ay hindi nababasa. Subukan mo nga, CJ, dumaan ka sa ilog, hindi mo ba, kahit na hindi mo basain yung ulo mo, you can went up out. Unless para sa'yo, ay hindi mo nagagawa yun, no?
Ayan, basahin natin po mga kapatid yung Matthew 3 verse 16. Mas maganda talaga na i-contextualize po natin mga kapatid ang kanyang panloloko po dito. 3:16 ng Matthew. Nang siya, ito po mga kapatid ha, basahin natin sa ating Biblia at ito po ang ating mababasa sa ating Biblia. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Tanong, kapag ba ang paa mo ang nabasa lamang, hindi ka ba pwedeng sabihin umahon sa tubig? Kung dumaan ka ba sa ilog, hindi ka ba pwedeng sabihin ikaw ay umahon sa tubig? If you have that normal thinking, talagang maniniwala ka na ikaw ay umahon sa tubig kahit dumaan ka lang sa ilog. Hindi po dyan sinabi na ang ulo ng Panginoong Jesucristo ay inulubog. Katulad po ng ginagawa nyo na pangbabaluktot sa Biblia at ginagawa nyo na sasabihin nyo according to the Bible but not according to the context of the Bible but according to your word only. Not to the context of the Bible. See? Ang nakalagay dyan mga kapatid, pakinggan nyo po mabuti, sabi niya kasi, mababasa daw sa Biblia na inilubog. Inilubog? Nang siya'y mabautismuhan, inilubog? Sinabi dyan, bautizo? Bautizo? Hindi po yung sinabi na, nang siya'y inilubog, wow, mali. Mali yung konteksto mo, kapatid. No? Umahon si Jesus sa tubig. Hindi nangangahulugan na umahon ay ang ulo basa. Ano ka ba naman? Umuulan ba nun? Saan dyan umuulan? Para masabi natin basa yung ulo niya. Oh. See? Saan mo dyan mababasa sa Matthew 3:16 na ang Panginoong Isus ay inilubog ang kanyang ulo? Mababasa mo ba? See? Sasabihin mo ngayon na biblical ka, pero wala pala sa Biblia ang pinagsasabi mo, Pastor. Ayan. So sana naman talaga makita natin yung katotohanan po dito, mga kapatid at mga kaibigan. Huh? Umahon si Jesus sa tubig. At hindi ito nangangahulugan na siya po ay inulubog ang kanyang ulo sa tubig. Because the reality, according to our Lord Jesus Christ, na ang pagbabautismo mga kapatid ay may paraan po yan. At ang paraan, if we truly read the Bible, according to Matthew 28 verse 19 to 20, the Great Commission ito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Unang-una, we have this formula. The one triune God, Father, the Son, and the Holy Spirit. Kailangan mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan ha. Yan ay formula na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. But it doesn't follow na kapag sinabing baptism, ibig sabihin, ilulubog ka. Ayan. Oh, hindi ba? Si San Pablo ay bininyagan din. If necessary na ilubog siya, tanong, basahin mo, saan mababasa sa Bible na inilubog siya? Saan ba siya bininyagan? At sino ba ang nagbinyag sa kanya? Hindi ba si Ananias? Saan siya bininyagan? Can you sign it? Can you say where? Oh, di ba? Ito po mga kapatid, mga kaibigan, eh, isang pagpapamulat lamang sa katotohanan. Na kinakailangan po natin mga kapatid na panindigan o manindigan po tayo sa katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayan. Sana po mga kapatid sa maikling video ito ay nakabigay po tayo ng kahit kaunting pagpapaliwanag patungkol po sa pagliliko o sa panlilito no nitong Pastor CJ na ito. Ayan. Abangan nyo po yung full commentary po natin dito sa video niyang ito na kanya pong ginawa. Ayan. So maraming salamat po mga kapatid at sa Diyos ang lahat ng papuri. Pro Deo et Ecclesia.